Labis ang pag-aalala ngayon ni Aling Jocelyn, ang kanya kasing anak, kapatid at isa pang pamangkin. Pare-parehong nagpositibo sa dengue. Kung sakali po may solusyon, yung sinasabi po mag-i-spray ng mga bahay-bahay, sana po gawin na lang po. Para hindi mangyari? Para na po, kung ba sakali, mataboy na po siyang diretsa. Kabilang sila sa 26 na residente ng barangay Pag-asa sa Orani, Bataan na tinamaan ng dengue mula nang pumasok ang tag-ulan sa kalagitnaan ng Mayo hanggang kasalukuyan. Kanina, nagpatingin na rin sa ospital ang isa pang kaanak ni Aling Jocelyn dahil hinihinalang na dengue rin. Nagsagawa na ng massive cleanup drive ang mga taga-barangay para mapuksa ang pinamumugara ng mga lamok. Yung mga container na may mga lamang tubig, yung mga buho, yung lata, mga galon na mayroong mga kitikiti. Tapos yun nga, itinapon yung tubig, itinaob. Sa Orani District Hospital, 2 kaso ng dengue ang naitala ngayong araw. 7 naman ang naitalang kaso ng dengue nitong nakalipas na linggo. Mas mataas ito kumpara sa mga naitalang kaso ng dengue sa mga nakalipas na linggo. Di bumababang lagnat at pananakit ng kalamnan ang pangkaraniwang sintomas ng dengue. Usually pag umuulan, talagang tumataas nga. Siyempre, pagbagsak ng ulan, siyempre yung mga containers usually sa mga halaman yan eh. At saka yung sa mga gulong, ayun doon nagpupunta yung mga, yun doon naiipon ng tubig tapos doon pumupunta yung mga lamok. Sa bayan naman ng Dingras, Ilocos Norte, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan dahil sa dengue outbreak. Sa loob lang kasi ng 2 linggo, umakyat mula 16 sa 65 ang bilang ng naitalang kaso ng dengue sa bayan. May isang batang 6 na taong gulang na ring namatay dahil sa dengue. Nagsasagawa na ng fumigation at paglilinis sa mga barangay para mapuksa ang mga lamok. May dengue outbreak din sa Itbay at Batanes. Kinailangan pang airlift ng Philippine Air Force ang mahigit 20 residenteng na dengue papunta sa ospital. Isa sa mga batang tinamaan ng sakit ang namatay bago pa madala sa pagamutan. May mga napaulat na rin kaso ng dengue sa Sabdang. Ian Cruz, GMA News.